Kumusta? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon ay mapapanood nyo at ating tatalakayin ang isang makapanindig balahibo na palabas. Kaya sit back, relax at enjoy ang panunood. Sa panimula ng storya, ipinapakita ang isang guro na nagngangalang Jenny Greengrass na nagtatrabaho sa isang lokal na paaralan ng daycare. Pagkatapos ng kanyang klase sa araw ng Biyernes ay sinusundo siya ng kanyang kasintahang si Steve Taylor at agad na nagtakda sa isang romantikong pamamasyal para sa kanilang dalawa. Pinaplano pala nilang dalawa na ito ng kanilang mga oras sa weekend na iyon at pumunta sa isang malayong lugar na may lawa, malapit sa isang tahimik na probinsya. Dito ay nagpaplano din si Steve na mag-propose kay Jenny kaya ganito ang naisip niyang paraan. Ito ay napakahabang biyahe na kanilang pupuntahan at naabutan na rin sila ng paglubog ng araw bago nila ito marating. Dahil dito ay nagpasya na muna silang kumuha ng kwarto sa isang motel at doon na muna magpalipis ng gabi. Kinabukasan, nakarating na sila sa kanilang destinasyon na nagngangalang Eden Lake. Isa itong gated community sa gitna ng kagubatan. Nang makarating ay agad na ipinarada ni Steve ang kanyang sasakyan sa loob ng kakahuyan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na din sila sa mismong destinasyon ng napakagandang lawa kung saan makikita dito ang buong lungsod ng naturang lugar. Sa kanilang pagbaba sa naturang lawa, nakita nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Adam na nangongolekta ng mga insekto sa kanyang lalagyan. Nilapitan ito ni Jenny at sinubukang makipag-usap ngunit tila wala itong naririnig na nagsasalita at di man lang siya pinansin. Di katagalan natunto na nila ang tahimik na lawa ng Eden kung saan nakapagbigay ito ng matinding saya dahil sa ganda ng tanawin. Kasunod nito ay sinimula na nilang magbilad sa araw habang nakuha pa nilang magyakapan. Maya-maya ay naputol ang kanilang romantikong usapan nang biglang dumating ang grupo ng mga kalalakihan kasama ang kanilang aso na binubuli ang batang si Adam. Sa kabila ng lahat ng eksena na iyon, ay hinayaan na lang nila ito at tiniis na lamang ang maingay na pagpapatugtog ng mga kalalakihan. Sa halip na mag-udyok pa ng kaguluhan, pinili na lang ni Jenny ang mahiga sa buhangin upang maidlip. Subalit nang siya ay papikit na, biglang tumahol ng malakas ang maingay na aso kasabay ng malakas na pagpapatugtog ng mga kalalakihan. Sa mga oras na iyon ay nasa lawa si Steve at nang makita niya ang mga nangyari, ay agad niyang pinakiusapan ang grupo ng mga binata, subalit di siya pinakinggan nito at di siya nirespeto. Walang galang siyang pinalis ng leader ng grupo na si Brett at pinagtawanan lang ng mga ito. Maya-maya, pinagmamasdan ng grupo ni na Brett si Jenny gamit ang teleskopyo nito kaya di siya makomportable at tinakpan na lang ang sarili. Maya-maya ay umalis na din ang grupo ng mga binata ngunit isa sa kanila ang nagpakita ng malaswang kilos nang hinawakan nito ang kanya habang nakatingin kay Jenny. Pagkatapos ng eksenang iyon, agad na itinayo ni Steve ang kanilang tent habang namumulot naman ng kahoy si Jenny para sa kanilang panggatong sa gabing iyon. Sa mga oras na iyon ay may narinig siyang kaluskos di kalayuan, ngunit di na lang niya ito pinansin at agad nang bumalik. Nang gabing iyon, habang nag-enjoy sila sa campfire, narinig muli ni Jenny ang mga kalusko sa madilim na parte ng kakahuyan. Sinabi niya ito kay Steve ngunit sambit nito sa kanya ay wala siyang dapat na ipag-alala dahil wala na naman yung grupo ng mga binata at ang aso nito. Kinaumagahan ng kanilang paggising, handa na sana sila mag-almusal ngunit sa pagbukas ng kanilang lalagyan ng pagkain ay puno ito ng mga insekto. Kaya nagpasya na lang sina Steve na maghanap ng restaurant para sa kanilang almusal. Ngunit nang magsimula na sanang magmaneho si Steve ay biglang pumutok ang likurang bahagi ng gulong, sanhi ng iniwang bote ng mga kalalakihan. Galit na galit si Steve ngunit wala siyang magawa kundi ayusin na lamang ang kanilang sasakyan at agad na umalis. Habang patungo sa bayan nakita ni na Steve ang grupo ng kabataan na nagbibisikleta, at aktong hahabulin niya sana ang mga ito ngunit mabilis din itong pumasok sa mga pribadong bahay kaya ipinagliban na lang niya ito. Nang makarating na sila sa restaurant ay napatanong siya sa isang waitress kung kilala ba niya ang mga grupo ng kabataan na iyon. Wordong sagot naman nito na hindi niya ito mga anak sabay ngiting nakakainis. Pagkatapos nilang mag-almusal ay agad na silang umalis at namataan ni Steve ang mga bisikleta na nakahandusay sa harap ng isang bahay. Sa paniniwalang ito ay ang bahay ng grupo ng kabataan ay agad niya itong pinuntahan upang magreklamo sa kanilang mga ginawang kabulastugan. Mabilis na naglakad si Steve tungo sa isang bahay at naabutan niyang bukas lamang ang pintuan nito, sabay ng pagtatawag kung meron bang tao sa loob. Maya-maya isang sasakyan ang dumating at ito ang ama ni Brett. Nang marinig ni Steve na may papasok na tao na tila galit na galit ay agad siyang tumalon sa bintana at mabilis na umalis ang dalawa pabalik sa lawa. Kalaunan ay nagpa siya si Steve na mag-scuba diving. Habang si Jenny ay nakaidlip ng sandali.
Pagkabalik ni Steve ay naghanda na siya sa kanyang gagawing proposal. Sa mga oras na ito ay napagtanto ni Jenny na nawawala ang kanyang bag na naglalaman ng kanilang cellphone, wallet at susi ng kanilang kotse. Dito ay nagmadaling puntahan ni Steve ang kanilang sasakyan ngunit na-discovery nila na wala na rin ang kanilang sasakyan. Dahil wala na silang ibang option ay naglakad na lang ang dalawa patungong bayan. Sa kanilang paglalakbay ay muntikan pa silang sabisaan ang sarili nilang sasakyan na minamaneho pala ng leader ng grupo na si Brett. Saglit pang huminto ang grupo ni na Brett at ngumiti sa kanila bago ito umalis. Pagkatapos nun, agad na nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Sa pagsapit ng gabi, nadatnan nila ang grupo ng kabataan na nagsisiga ng apoy. Dito ay nilapitan ni Steve ang grupo at pinakiusapan na isuli ang kanilang mga gamit. Gayunpaman, sinabi ni Brett sa kanila na wala siyang ideya sa mga sinasabi nito. Kasabay nito ay biglang tumunog ang telepono ni Steve na nasa kanila kaya sinubukan niyang pwersahan na lang itong kunin. Maya-maya isa sa kanila ang naglabas ng patalim at naaga naman ito ni Steve, na sa pagkabigla ay sinunggab niya ito sa alaga nilang aso. Dito ay galit na galit si Brett sa kanya at naiyak. Nang makuha ang kanilang mga gamit nagmadali silang tumakbo papunta sa kanilang sasakyan upang tumakas habang hinahabol sila ng grupo. Di pa man sila nakalayo, sa kasamaang palad ay naipit sa isang matarik na dalisdis ang kanilang sasakyan. Dahil dito ay naabutan sila ng grupo ni na Brett at pinagbabato sila sa loob ng sasakyan. Bago pa man mabasag ng tuluyan ang kanilang windshield ay kinaya pa ni Steve na muling paanda rin ang sasakyan. Kasunod nito ay di rin sila nakalayo dahil sa wala ng ilaw ang kanilang sasakyan at napakadilim ng pagubatan. Kasabay nito ay nabangga sila sa isang tumpok ng mga kahoy. Dahil sa pagkabangga, natrap si Steve sa isang kahoy at inutusan si Jenny na tumakbo na palayo at iligtas ang kanyang sarili. Pagsunod sa kanyang utos ay nagmadaling tumakas si Jenny at nakahanap ng mapagtataguan hanggang magliwanag. Kinaumagahan, maingat na bumalik si Jenny sa kanilang sasakyan ngunit nakita niyang wala na ang kanyang kasintahan sa loob nito. Sinundan niya ang mga bakas ng dugo at natagpuan niyang nasa kamay na ito ng grupo ni na Brett at pinahihirapan. Dito ay nakita niyang itinali si Steve sa isang kahoy gamit ang barbed wire at pinahihirapan siya ng husto. Bukod pa rito ay inutusan ni Brett ang lahat ng kanyang kasamahan na sumaksak sa kanya isa-isa upang lahat sila ay madawit. Habang ang isa namang kasamahan nilang babae sa grupo ay inutusan na i-record sa kanyang cellphone ang mga pangyayari. Nang mapagtonto ni Jenny na babawian nila ng buhay si Steve ay kinuha niya ang kanyang cellphone at kinonek ang Bluetooth sa cellphone ni Steve. Dito ay sinimulan niya sanang e-dial ang 999, ngunit napansin ito ni Brett na maaring nariyan lang siya sa paligid. Nang maramdaman ang napipintong panganib, nagmadaling tumakas si Jenny ngunit namataan siya ng grupo at agad na hinabol gamit ang mga bisikleta nito. Sinamantala ni Steve ang pagkakataon na iyon upang mapalaya ang sarili at tumakas sa kabila ng matinding sakit. Sa gitna ng pagtutugis kay Jenny, kumuha siya ng isang troso at ginamit ito upang matamba ang bisikleta. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa makarating siya sa isang maliit na mobile home at nakita niyang meron itong radyo sa loob ngunit di niya ito kayang abutin. Sinubukan niya itong kuhanin, ngunit bago pa man niya ito magawa ay paparating na rin ang grupo ng kabataan. Dahil wala na siyang iba pang mapagtaguan, umakyat siya sa bubong at doon na malagi hanggang sa pag-alis ng grupo. Isa sa kanilang kasamahan ang nagmadaling balikan si Steve ngunit natuklasan niyang wala na rin ito doon. Samantala, pumunta si Steve sa kanyang sasakyan para kumuha ng first aid kit. Gayunpaman, tumunog ang alarm ng kanyang sasakyan nang binuksan niya ang likuran nito na nagpa-alerto sa grupo at nag-udyok na balikan ang kanilang sasakyan. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin ni Steve na tumakbo hanggat makakaya. Kalaunan ay nagkasalubong na rin sila ni Jenny. Kasunod nito ang dalawa ay patuloy sa kanilang pagtaka sa kakahuyan sa lalong madaling panahon. Napunta sila sa isang maliit na cabin na gawa sa kahoy. Nang makita ni Jenny na duguan ng husto si Steve, ay nagmadali siyang kunin ang first aid at sa bulsa nito nakita niya ang singsing na ibibigay sana sa kanya ni Steve, na nagpaiyak sa kanya ng husto. Di nagtagal ang grupo ng gang ay nakarating na rin sa naturang lugar. Ngunit nang maabutan nila ang cabin ay wala na sila doon at mantsa na lang at bakas ng medisina ang naroon. Sa mga puntong iyon ay nasa ilalim lang pala ng cabin ang mag-asawa. Nang makaalis na ang grupo dali-daling kinaladkad ni Jenny ang kanyang partner at ni hindi na rin ito makagalaw. Dahil sa sitwasyon na iyon, nagpa siya si Jenny na pumunta sa bayan at humingi ng tulong. Bago umalis sinuot niya muna ang engagement ring at nangako kay Steve na siya ay babalikan. Nang siya ay paalis na sana, aksidente pa siyang nakaapak ng matulis na kahoy na tumago sa kanyang binti at napasigaw siya ng malakas dahil sa sakit.
Bago pa man siya mahanap ng grupo, kahit papano ay nagawa pa ni Jenny na gumapang sa isang tagong espasyo upang tanggalin ang nakatusok sa paa. Nang siya ay mapahiga upang bumawi ng lakas ay nakita siya ni Adam at nilapitan. Humiling siya sa bata na akayin siya palabas ng kakahuyan, ngunit imbes na tulungan siya ay nag-text ito sa grupo ni na Brett kung nasaan ang lokasyon ni Jenny. Sa kasamaang palad ay natunton ng grupo ang kanyang lokasyon at doon ay pinalo siya sa bandang likuran na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Maya-maya nagising si Jenny na nakatali na sa isang kahoy katabi ng kanyang asawang si Steve na wala ng buhay. Pagkatapos ay inutos ni Brett na kumuha ng mga kahoy at tipunin ito sa kanilang paligid at binuhusan ito ng gasolina upang sila'y sunugin. Dito ay inutos niya kay Adam na sindihan ang kahoy kapalit nito na magiging miyembro na siya ng kanilang grupo. Napilitan si Adam na gawin ito at unang inapuyan ang katawan ni Steve kasabay ng mga natutupok na tali ni Jenny sa kanyang kamay. Dahil dito ay naikalas ni Jenny ang kanyang kamay at naialis ang sarili sa apoy at kumuha ito ng siga. Nang sinubukan niya itong ilapit kay Brett ay binuhusan ni Brett ng gasolina si Adam para maging pawin. Dahil dito magawa ni Jenny ay nagpasya siya na tumakbo na lamang at muling takasan ng grupo ni na Brett. Sa painda-inda niyang paglalakad ay nakatagpo siya ng isang maliit na mapa at pinag-aralan ng mabilisan kung paano siya makakalabas sa gubat. Sa sandaling iyon ay narinig niyang papalapit na ang grupo ng kabataan kaya nagtago siya sa loob ng isang crash con. Pagkaalis nila agad siyang lumabas at kumuha ng basag na bote bilang depensa sa sarili. Dito ay namataan niya sa salamin ang isa sa kabataan na tila gusto sana siyang tulungan. Gayunpaman, ay di na nakapagpigil si Jenny at binigyan niya ang binata. Pinagsisihan ni Jenny ang kanyang ginawa ngunit wala siyang magawa kundi panoorin na lang itong nabawian ng buhay. Nang gabing iyon, nakita ng iba pang miyembro ng grupo ang bangkay ni Cooper. Dahil dito ay nawala sa kanyang bagsik ang isang binatang si Harry at sinisi si Brett sa lahat ng ito at gusto niyang tumawag ng pulis. Dahil hindi pa handang makulong si Brett ay pinigilan niya si Harry at binugbog ito hanggang mabawian ng buhay. Nang masaksihan ito ni Paige na kasama nilang babae ay nagmadali itong tumakas at iwan si Brett. Samantala si Jenny ay nakalabas na rin ng kagubatan at doon naabutan niya ang isang sasakyan at nagmadali siyang sumakay upang dalhin siya sa ligtas na lugar. Subalit ang driver ng sasakyan ay naroon din pala para hanapin ang kanyang kapatid. Dito ay napagtanto ni Jenny na ang lalaking iyon ay kapatid ng isa sa kagrupo ni na Brett. Dahil dito ay agad niyang itinakas ang sasakyan at mabilisan itong pinaandar. Dito ay makikita na puno ng galit si Jenny, at nang makita niya si Paige ay walang pagdadalawang isip niya itong sinagasaan. Ilang sandali lang ay nakarating na sa bayan si Jenny. Ngunit dahil sa mahina na ang kanyang katawan ay di na siya makapagmaneho ng maayos kaya naibangga niya ang minamaneho sa nakaparadang sasakyan. Nang magkaroon na siya ng malay nakita niya ang isang babae, ang naglalapat sa kanya ng gamot. Ngunit sa kasamaang palad, napansin ni Jenny ang ilang mga larawan sa dingding at napagtanto na nasa bahay pala siya ng pamilya ni Brett. At ang ilan din sa mga taong nandun ay ang mga pamilya rin ng kagrupo ni na Brett. Dahil sa takot, hiniling niya na dalhin siya sa CR, at doon kumuha siya ng razor blade para gawing pandepensa sa sarili. Sa puntong ito ay napansin ng ama ni Brett na ang sasakyang bumangga ay pagmamayari ng kanyang anak na naging dahilan ng kaguluhan sa loob. Dito ay sinipa ng ama ni Brett ang pintuan ng CR kung saan naroon si Jenny. Nakita ni Jenny si Brett na nasa labas at sinabihan ng ilang magulang na sila ang dahilan ng mga nawawala nilang anak. Nagmakaawa si Jenny na tumawag ng pulis ngunit plano nila na pagbayarin ito sa lahat ng mga nangyayari. Kinalagkad ng ama ni Brett si Jenny papasok, habang si Brett ay cool pa rin na pumasok sa kanyang silid, at binura ang video na nai-record, sabay suot pa sa kinuha nitong eyeglass mula kay Steve. At dito na nagtatapos ang ating palabas. Naway nagustuhan nyo at sana'y huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ingat at maraming salamat sa panunood.